sa bunwagang pambalitaan ng UNTV, si Attorney Reggie Tongol, si Angela Lagunzan, at si Monica Veralio. Magandang hapon Pilipinas at sa buong mundo. Ito ang balita. Philippine Institute of Volcanology and Seismology, binabantayan ang banta ng pagragasa ng lahar sa paligid ng Bulkan Mayon. Supply ng pagkain ng mga residenteng ayaw lumikas sa Albay, pinangangambahang maubos sa loob ng ilang linggo. Mga pinuno ng ASEAN member states dumating na sa India para sa ASEAN-India Summit na magsisimula bukas. Pangulong Rodrigo Duterte makikipagpulong kay Indian Prime Minister Narendra Modi sa sidelines ng summit. Issue ng paglaban sa terorismo bibigyang diin ni Pangulong Duterte sa ASEAN-India Commemorative Summit. Pangulong Duterte nagbigay ng ultimatum sa Kuwait hinggil sa mga pang-aabuso sa mga overseas Filipino worker. Mga umano'y anomalya sa Philippine Charity Sweepstakes Office sinimulan ng imbestigahan ng Senado. Magarbong holiday party noong Disyembre, idinepensa ni PCO Manager Alexander Balutan. Pagpili sa bagong telco player na papasok sa bansa, inumpisahan na ng Department of Information and Communications Technology o DICT. Mga telco player, nakiusap na huwag madaliin ang proseso. Wish 107.5 YouTube channel may 2 milyong subscribers na. Espesyal na handog ng istasyon para sa mga wishers, inihahanda na. Una sa ating mga balita ngayong hapon. Bibigyang diin ni Pangulong Rodrigo Roa Duterte ang usapin sa paglaban sa terorismo sa kanyang pagdalo sa ASEAN-India Commemorative Summit. Samantala, nagbigay naman ng ultimatum ang Pangulo sa pamahalaan ng Kuwait hinggil sa mga kaso ng pang-aabuso sa mga overseas Filipino worker. Ito ang balita ni Rosa Licos. Umalis na kaninang hapon patungong New Delhi, India, ang delegasyon ni Pangulong Rodrigo Duterte para dumalo sa ASEAN-India Commemorative Summit na magsisimula bukas. Itinuturing ng Pangulo na mabuting pagkakataon ang naturang pulong upang mabuksan ang maraming oportunidad para mas umunlad ang ekonomiya ng Pilipinas. Bukod dito, nais ding gamitin ng Pangulo ang pagkakataon upang talakayin ang usapin ng paglaban sa terorismo. We're okay sa ASEAN, but it's all trade and commerce and everything else under the sun, except that you do not have the platform for terrorism and other problems of law and order. Kaya ako pupunta, sabihin ko, kung ganito na lang naman, so what's the use of meeting just once a year? And probably the ministerial level once every 3 months. Ayon sa punong Ekotibo, magiging marahas din ang kanyang hakbang laban sa mga teroristang nais maghasik ng kaguluhan sa bansa. At kung tuluyan anyang lalala ang suliranin, lalo na sa Sulu at Celebesi, pakikiusapan niya ang China na tumulong sa pagsugpo nito. Sabihin ko sa inyo, kung hindi natin kaya, we'll just have to call China to come in and blow them up. Just like Somalia, that Aden Strait there, were it not for the presence of the Chinese, hindi mahinto yung piracy doon. Samantala, nagbigay naman ang ultimatum si Pangulong Duterte sa Kuwaiti government na kung walang gagawing hakbang upang pigilan ang mga pang-aabuso sa mga overseas Filipino worker, ay pauuwiin niya ang mga ito at tuluyang ipagbabawal ang deployment ng mga manggagawa sa naturang bansa. Bagamat aminado ang Pangulo na malaki ang naitutulong ng bansang Kuwait sa Pilipinas at nananatili itong kaalyado ng bansa, hindi niya papayagan na maabuso ang ating mga kababayan, hindi lang sa Kuwait, kundi sa buong Middle East. Rosa Licos, UNTV News and Rescue, Pasay City. Uumpisahan na bukas ang ASEAN-India Summit na dadaluhan ni Pangulong Rodrigo Roa Duterte at mga pinuno ng mga bansang kasapi ng Association of Southeast Asian Nations o ASEAN. Inaasahan din ang pagpupulong ni na Pangulong Duterte at Indian Prime Minister Narendra Modi sa sidelines ng summit ngayong gabi. Mula sa New Delhi, India, ito ang balita ni Ray Pelayo, live. Ray, kamusta dyan?
Yes, Attorney Reggie, patuloy ang pagdating ng mga leader ng mga bansang kasapi sa Association of Southeast Asian Nations o ASEAN dito sa New Delhi sa India. Ito ay para dumalo doon sa isasagawang ASEAN-India Commemorative Summit na mag-uumpisa bukas. Ito ang 65th anibersaryo ng relasyon ng ASEAN at India bagamat ang diplomatic relations ng Pilipinas ay halos 70 taon na. Sa kauna-una ang pagkakataon ng Tony Reggie ay magiging bisita ng India ang buong ASEAN member states sa pagdiriwang ng kanilang Republic Day sa Biyernes, January 26. Una nang dumating ang mga pinuno ng mga bansang Vietnam, Cambodia at iba pang leader ng Timog Silangang Asya. Ngayong 5:45 p.m. oras dito sa India ay inaasahang pagdating ng Pangulong Rodrigo Duterte. Agad na didiretso na ito sa bilateral meeting at na kay Indian Prime Minister Narendra Modi. Ayon kay Philippine Ambassador to the Republic of India, Teresita Dasa, isang India sa may malaking investment sa Pilipinas sa larangan ng information technology. Investment, India and the Philippines are actually doing very well when it comes to the IT sector and industry. 9 out of 10 of India's biggest IT companies are actually established in the Philippines for the BPOs. Nais din ng dalawang bansa na pag-ibayuhin pa ang kooperasyon sa larangan ng turismo. Sa ngayon ay wala pang schedule kung makikipagkita ang Pangulong Duterte sa mga Filipino community dito sa New Delhi, bagamat nasa 3,000 ang mga Pilipino dito sa India. Nagtatrabaho mga ito bilang mga professionals gaya ng engineers at IT specialists, habang iba naman ay mga naging asawa na ng Indian nationals. Ayon kay Ambassador Dasa, nasa 70,000 ang turistang Indiano na bumisita sa Pilipinas noong 2016 at inaasahang lalampasan pa ito o lalampas pa ito sa 100,000 noong 2017. Inaasahang mas marami pang Pilipino at Indian nationals na magpapalitan ng turista kung magkakaroon ng direct flights ang dalawang bansa. Sinabi rin ni Ambassador Dasa na maaaring makatulong ang India sa Build program ng Duterte administration, lalo na't may mga kontrata ang isang kumpanya sa India na nandiyan ngayon sa Pilipinas, sa Tony Reggie. Maraming salamat, Ray Pelayo. Nag-uulat ng live mula sa New Delhi sa India. Binabantayan ng Philippine Institute of Volcanology and Seismology o PIVOX at ng lokal na pamahalaan ng Albay ang banta ng lahar flow sakaling makaranas ng malakas na pag-ulan ng lalawigan. Ito ang balita ni Alan Manansala. Nanganganib sa pagragasa ng lahar ang mga bayan sa gilid ng timugang bahagi ng Bulkan Mayon, gaya ng Ligao, Kamalig at Dinubatan. Ito ay kung makararanas ng pag-ulan ang lalawigan. Paliwanag ni PIVOX Senior Science Specialist at Resident Volcanologist Ed Laguerta, posibleng umagos ang mga volcanic materials na iniluwal ng bulkan sa mga nakaraang araw. Daragdag aniya ito sa dami ng naiwang lahar sa mga nakaraang taon ng pagsabog ng Mayon. Hahalo aniya ang tubig ulan sa mga depositong ito dahilan upang magkaroon ng lahar flow na dadaloy sa mga ilog. Mas malaki na ngayon ang chance if rainy season would come ng lahar. So pag pinag-usapan kasi yung lahar, wala na po itong tinitingnan ng distance. Ang lahar po kahit malayo, basta marami ang materials saka low-lying areas yung area nyo, pwede kayong tamaan. Sa forecast ng Philippine Atmospheric Geophysical Astronomical Services Administration o PAGASA, kaninang umaga, nakaranas na ng bahagya hanggang sa maulap na kalangitan na may pulupulong pag-ulan ang Bicol Region ngayong araw. Sinabi rin ni Laguerta na hindi kabilang sa mga parameters para itaas alert level 5 ang status ng bulkan kung sakaling magkakaroon ng lahar flow. Sa ngayon, umabot na sa 6.2 million cubic meters ng lava kabilang ang mga malalaking bato ang naibugan ng Mount Mayon.
Umabot sa 5 beses na lava fountaining o yung Priato Magmatic Eruption ang naitala sa Mayon sa loob ng 24 oras. 3 hanggang 5 kilometro naman ang taas ng ash plumes na ibinuga nito na nakaapekto hanggang sa Iriga City sa Camarines Sur. Pinag-aaralan din ng ahensya ang 4 hanggang 5 oras na patlang na Priato Magmatic Volcanic Eruption o isang uri ng volcanic eruption na magkahalo ang tubig at lava. Nananatili naman sa Alert Level 4 ang status ng Mayon kung saan mahigpit pa rin ipinagbabawal ang pagpasok sa 6-kilometer permanent danger zone at 8-kilometer extended danger zone sa paligid ng Mount Mayon. Samantala, nilinaw naman ni Cedric Daep, ang head ng APSIMO, na preemptive lamang ang ginawang pagpapalikas sa mga residente sa 9-kilometer extended danger zone. Alan Manansala, UNTV News and Rescue, Albay. Nag-imbak na ng pagkain ang ilang residente sa Albay na hindi lumikas sa kabila ng pag-aalboroto ng Bulkang Mayon. Nangangamba naman ang mga ito na baka sa susunod na linggo ay mauubos na rin ang supply nilang pagkain. Ito ang balita ni Joanne Nano. Patuloy na nagmamatigas at ayaw pa ring lumikas ang ilang mga residente na nakatira malapit sa Bulkang Mayon. Katwira nila, sanay na umano sila at halos kabisado na nila ang mga ganitong sitwasyon kapag nag-aalboruto ang vulkan. Kabilang sa kanilang pinaghahandaan sa mga ganitong kalamidad ang pag-iimbak ng pagkain, lalo't hirap na silang bumiyahe patungo sa bayan upang makapamili. Gaya na lamang ni Mang Antonio na nakapaghanda na ng kanyang kakainin sa loob ng mga susunod na araw habang hindi pa humuhupa ang aktibidad ng Mount Mayon. Subalit nangangamba pa rin ito na posibleng maubos na ang kanyang supply kapag tumagal pa ang sitwasyon sa loob ng ilang mga linggo. Nag-aalala rin kami. Mahirap din ang matagal kang maka-recover ng mga rito, yung mga pagkain. Katulad ng nanyog. Pag lumakas pa na lumakas ang asphalt na yan, ang mga nyug yan, babagsak yan, naluluto yan. Sakaling maubos, ayon kay Mang Antonio, mapipilitan na lamang siya na pitasin at hugasan ang kanyang mga pananim na gulay upang may makain. Katulad ng langka, papaya, yun lang ang madalas namin makuha rito dahil yung mga dahon-dahon, hindi na bibili dahil puro babo na. Kaya puro na lang yung binabalatan sa bayugas. Kumpiyansa naman ng mga naiwang residente sa lugar na hindi nila magiging problema ang supply ng tubig. Isa itong barangay Masarawag sa mga lugar ng 7-kilometer extended danger zone. Sa ngayon, medyo humupa yung pagbuga ng makapal na abo mula sa Bulkang Mayon. Kaya naman muli na namang nagsibalikan yung ilang mga residente dito sa kanilang lugar. At dito sa poso na ito, dito nila kinukuha yung tubig na kanilang ginagamit maging yung kanilang iniinom. At bagaman ilang araw na yung ashfall ayon sa mga residente, sa ngayon ay malinis pa ito at ligtas pa rin na gamitin. Ganda naman, pinapakuluan na lang yan. Samantala, problema naman ngayon sa ilang mga evacuation center ang pagsisiksika ng mga evacuee. Tulad na lamang sa Baryo National High School sa Camalig na umaabot sa 100 tao kada classroom. Problema rin nila sa ngayon ang kawalan ng maayos na palikuran kaya't umaapila sila na mabigyan ng mga portalet. Binisita naman kanina ni Vice President Lenny Robredo ang ilang evacuation center sa Albay upang magbigay ng relief goods at kamustahin ang kalagayan ng libo-libong mga residente na pinalikas dahil sa Bulkang Mayon. Joanne Nano, UNTV News and Rescue, Legazpi, Albay. Itinanggi ni Pangulong Rodrigo Duterte na may kinalaman siya sa mga alegasyon ni Janet Napoles laban kay Senator Franklin Drilon sa umunay pagtanggap nito ng campaign funds. Ito ang balita ni Rosalie Cox. Hinamo ni Pangulong Rodrigo Duterte si Senator Franklin Drilon na maglabas ng testigo upang patunayang may kinalaman siya sa pagdawit sa senador sa issue ng pork barrel scam. Ito'y matapos na ihayag kamakailan ni pork barrel scam Queen Janet Lim Napoles na tumanggap umano ng 5 milyong pisong halaga ng campaign fund mula sa kanya ang senador noong 2010 elections. Ayon sa Pangulo, handa siyang magbitiw sa pwesto oras na mapatunayan ito. Senator Drilon, if I talk to somebody urging a case against you sa PDAP, bring that person in my presence and I will resign because you are my friend.
Sinabi naman ng Liberal Party na nais lamang umanong ilihis ng administrasyon ang atensyon ng publiko sa mga issue, gaya ng pagtaas sa presyo ng bilihin at ang sobra umanong pagbibigay pabor ng administrasyon sa China sa usapin sa West Philippine Sea, kaya nais nitong paimbestigahan si Drilon sa usapin ng PDAF scam. If you look at the timing, pagkatapos po ito hinain ng Minoria yung investigation dun sa Navy frigate issue natin, suddenly mayroong convict na magsasalita laban sa member ng oposisyon. Samantala, muling nagparinig ang Pangulo sa mga umano'y gumagamit ng hangar ng Ninoy Aquino International Airport pero hindi nagbabayad ng tamang upa. Kayong mga mayaman, you better be prepared. Sabihin ng mga manager dito, even a clerk of the airport would say that it's about time that we use that goddamn space there. Bubuldosin ko kayong lahat. Wala nang pakialam. Noong nakalipas na taon, nagbayad ng nasa 6 na bilyong piso ang Philippine Airlines dahil sa mga backlog nito matapos magbabala ang Pangulong ipasasara ang NAIA Terminal 2 kung di nito babayaran ang mga obligasyon sa pamahalaan. Rosalie Coz, UNTV News and Rescue, Pasay City. Sinimulan na ngayong araw ng Department of Information and Communications Technology o DICT ang pagpili sa bagong telco player na papasok sa bansa. Nakiusap naman ang mga telco player na huwag madaliin ang proseso sa pagpili ng third player. Ito ang balita ni Monokson. Masyadong gipit sa panahon, ito ang inireklamo ng mga telephone company na dumalo sa imbitasyon ng Department of Information and Communications Technology para sa pagpili ng bagong telco player na papasok sa bansa. There are certain requirements of the law. We cannot just simply short-circuit or shortcut the process. Kinwestiyon din ng ilang telco ang ilalaan na frequency o signal para sa mapipiling third player dahil naubos na ito ng dalawang malaking telecommunications company sa bansa. Pero ayon kay DICT Officer in Charge, Undersecretary Eliseo Rio Jr., kailangang sundin ang utos ng Pangulo na magkaroon ng bagong telco player bago ang second quarter ng taon. Sisikapin naman ang DICT na mabigyan ng 300 MHz na frequency ang third player. Sapat na umano ito upang makapagserbisyo ng maayos sa publiko ang bagong kumpanya. Magkakaroon din ng infrastructure sharing na kung saan pwedeng gamitin ng third telco ang pasilidad ng Globe at PLDT. Posible ring ilaan ng DICT ang 5G signal sa third player na sa ngayon ay hindi pa masyado nagagamit ng Globe at PLDT. It will be available, no? But of course, there are some conditions na nasa NTC rin. Dumalo sa imbitasyon ng kagawaran ng mga Filipino telcos. Sila ang maghahanap ng kanilang foreign partner upang bumuo sa third telco player. Nakasaad sa batas na kailangan ang kumpanyang mamumuhunan sa bansa ay 60% ng pag-aari ng Pilipino at 40% lang ang sa mga dayuhang mamumuhunan. Kailangan mayroong lehitimong prangkisa na ibinigay ng Kongreso ang interesadong telco. Hindi na pwedeng makilahok ang anumang kumpanya na may koneksyon sa PLDT at Globe Telecom. Ang may pinakamataas na committed investment para sa unang 5 taon ang siyang mapipili bilang ikatlong telco player. Sa tansya ng DICT, 5 bilyong dolyar ang kinakailangan upang makapag-operate ang bagong telco player sa bansa. Sa Pebrero 5 ay magkakaroon ng cabinet meeting sa Malacanang. Ito ang pagkakataon upang malaman ng DICT kung papayag si Pangulong Duterte na ma-extend ang kanyang deadline hinggil sa pagpasok ng isang bagong telco player sa bansa na itinakda niya sa buwan ng Marso ngayong taon. Mon Hokson, UNTV News and Rescue, Quezon City. Susunod sa ito ang balita. Mga natenggang plaka ng sasakyan dahil sa temporary restraining order ng Korte Suprema makukuha na ngayong Pebrero ayon sa Land Transportation Office. Sukat ng plaka ng mga motorsiklo pinag-aaralang palakihin upang madaling makita sakaling gamitin sa krimen. Presyo ng mga pangunahing bilihin walang naging pagbabago. Sa kabila ng pagpapatupad ng Tax Reform Acceleration and Inclusion o Train Law ayon sa Department of Trade and Industry.
Inilabas na ng Senado ang resulta ng isinagawang investigasyon sa pagkamatay ng UST law student at hazing victim na si Horacio Atio Castillo III. Kabilang sa rekomendasyon ng komite, ang pagpapadisbar sa mga abogadong sangkot sa umano'y tangkang cover-up sa kaso. Mula sa Senado, ito ang balita ni Nel Maribuhok, live. Nel, go ahead. Magandang gabi, Attorney Reg. May pagtatangka umano na pagtakpan ang pagkasawi ng hazing victim na si Horacio Atio Castillo III. Ito ang nilalaman ng committee report na isinumiti ngayon ni Senator Panfilo Lacson kaugnay ng mga isinagawang investigasyon sa pagkasawi ng UST student noong September 2017. Ilang pangyayarian niya ang magpapatunay na nais pagtakpan ng AG's Juris Fraternity members ang krimen. Ronald Cheng's search for CCTV cameras that may have captured a footage of members when they loaded Atio's body inside Ralph Trangia's red Mitsubishi Strada. Attorney Alston Kevin Anarna's advice to clean the fraternity library and remove the paddles. Nakitaan rin ang pagkukulang ang pamunuan ng UST sa pagpapatupad ng anti-hazing law. Hindi rin tinanggap ng komite ang paliwanag ni UST Faculty of Civil Law Dean Nilo Divina sa nangyari. Hindi naman po yata katanggap-tanggap ng isang personalidad as influential as Dean Divina would allow himself to be clueless, considering that the issue would have disastrous effect not only on his leadership but also on his reputation. Hiniling din ng komite sa Korte Suprema na magsagawa ng disbarment proceeding laban kay Divina, kabilang din sa mga nais pabawian ng lisensya bilang abogado ang 18 pang iba pa na sangkot sa umano'y cover-up. Nararapat lamang po na madisbar ang mga miyembro ng AGS Juris Fraternity na sangkot sa tangkang pagtatakip sa krimeng naganap. Ilang amyenda rin sa anti-hazing law ang ipinahayag ng komite tulad ng pagpapalawig ng sakop ng terminong hazing at pagpapanagot sa mga taong nakakaalam sa nangyari kahit walang direktang partisipasyon sa initiation rites. Ikinatuwa naman ng pamilya Castillo ang hakbang na ito ng Senado. Of course, syempre nang hihinayin ako, wala na yung anak ko. Eh. It's very, very painful. You know, but again, I said na I want justice. I will definitely bring justice. I promise everybody I will bring justice. Attorney Reggie, naabangan na lamang ng pamilya Castillo ang ilalabas na resolusyon ng Department of Justice kaugnay dito sa kaso at mismong ang pamilya Castillo ang magsasampa ng disbarment case. Yan muna ang ating update, Attorney Reg. Maraming salamat, Nel Maribuhok. Nag-uulan ng live mula sa Senado. Sa ibang balita, hiniling ni Solicitor General Jose Calida sa Court of Appeals o CA na payagang makatestigo ang Pinay OFW na si Mary Jane Veloso laban sa kanyang mga recruiter. Sa kanyang motion for reconsideration, sinabi ni Calida na mali ang naging desisyon ng CA 11th Division nang baliktarin nito ang hatol ng Nueva Ecija Regional Trial Court na kunan ng testimonya si Veloso mula sa kulungan nito sa Indonesia. Bagamat kinatigan anya ng CA ang karapatan ng mga recruiter ni Veloso, binaliwala naman ng korte ang karapatan ng Estado na ipresenta ang kaso nito. Katwirang pa ni Calida, pinapayagan naman kahit sa ibang bansa gaya ng Estados Unidos ang pagkuha ng salaysay ng isang testigo kung hindi ito pwedeng humarap ng personal sa korte. Nahatulan ng parusang kamatayan si Veloso sa Indonesia sa kasong drug trafficking, pero ipinagpaliban ng pagbitay dito dahil hiniling ng kanyang abogado na makatestigo siya laban sa kanyang mga recruiter. Wala namang nakitang paggalaw sa presyo ng pangunahing bilihin ng Department of Trade and Industry o DTI sa kabila ng implementasyon ng Tax Reform for Acceleration and Inclusion o TRAIN Law. Ito ang balita ni Rangel Adora. Muling nag-inspeksyon kaninang umaga ang Department of Trade and Industry sa ilang mga supermarket at grocery sa Pasay City. Sa kanilang pag-iikot, walang nakitang paglabag ang kagawaran sa itinakdang Suggested Retail Price o SRP. Ayon kay DTI Undersecretary Attorney Ruth Castelo,
bagamat nag-umpisa na ang implementasyon ng Tax Reform Acceleration and Inclusion o Train Law, wala silang na-monitor sa paggalaw sa presyo ng mga pangunahing bilihin. Subalit abiso ng DTI sa mga mamimili. Anumang oras ay maaaring tumaas ang halaga ng mga bilihin dahil sa train law. We're already on the third week, pareho pa rin ang presyo. So kung bago man yung mga inventories na binibenta dito sa mga supermarket, ibig sabihin hindi talaga or bahagyang bahagya if ever na ang pagtaas. But in fact, dito ngayon, mas mababa pa. Maglalabas ng bagong SRP ang DTI kung sakaling tuluyan ang gagalaw ang presyo ng mga bilihin. Ang ilang mga mamimili naman, mas gustong magtungo sa mga groceries kaysa sa palengke dahil mas komportable at mura ang bilihin rito. Komportable dito, tapos mas mura ba ang bilihin. Convenient, o, siyempre. At least dito, sigurado ka kasi medyo mababa yung presyo nila. Samantala, balak na rin ng DTI na magpa-skill ng SRP sa mga sari-sari stores sa buong Pilipinas. Rajel Adora, UNTV News and Rescue, Pasay City. Maaari nang makuha sa darating na Pebrero ang mga plaka ng sasakyan na kasamang napatawan ng Temporary Restraining Order o TRO ng Korte Suprema noong 2016. Ito ang balita ni Monokson. Nilinaw ng Land Transportation Office na sa mahigit 700,000 license plates na nakasama sa napatawan ng Temporary Restraining Order ng Korte Suprema, nasa mahigit 300,000 plaka na lamang ang kanilang ipamimigay sa buwan ng Pebrero. Ayon kay Director Francis Ray Almora ng Law Enforcement Service ng LTO, bago pa man maihain ng TRO, naipamigay na nila ang mahigit sa 400,000 plaka sa mga may-ari nito. Ito pong plaka na po ito, yung matagal na po ito na hinintay natin. Kaya po, huwag po nating mag-isip sana na lahat ay ito pamimigay sa mga walang plaka. Kukunti lang po ito at mayroon na pong naka-assign dito. Kaya po, huwag po tayong magpumunta na lang sa LTO, magde-demand sa LTO kung hindi po tayo tinatawagan ng LTO. Ayon sa LTO, kailangan hintayin ang kanilang tawag o text bago magtungo sa kanilang tanggapan at kumuha ng plaka. Kailangan dalhin ang mahalagang dokumento gaya ng kopya ng official receipt at certificate of registration at isang valid ID. Ayon sa LTO, napakarami pa rin nakabinbin na plaka na kailangan maimprenta. Sa ngayon ay hindi pa rin lifted ang notice of disallowance na inisyo ng Commission on Audit laban sa LTO. Ito ang dahilan kung bakit hanggang ngayon ay hindi pa makapag-issue ng bagong plaka ang LTO. Subalit malaking tulong na lifted na ang TRO para sa 700,000 plates. Yung kontratang yan should have covered yung 2013 hanggang 2018 na date requirements. Kaya ito, kumbaga, makakatulong ito para we can move forward. Positibo naman si Asik Galvante na malilift na rin ang notice of disallowance at makakapag-imprenta na sila ng mga plaka. Ang LTO na mismo ang mag-iimprenta gamit ang mga makinarya na isusupply ng contractor. Kung malilift na yung notice of disallowance, siguro mas mabilis yung pag-process ng pag-manufacture ng page doon sa naon ng kontrata. Si Mang Dani, halos 2 taon na naghihintay. Nagpapasalamat siya dahil sa wakas ay magkakaroon na ng plaka ang kanyang sasakyan. Mas maganda po yung magkaroon po talaga ng plaka kasi at least makikita mo yung sasakyan. Talagang legal na yung ano niya. Kung maayos ang lahat ng balakid kasama na ang notice of disallowance, tiwala ang LTO na kayang-kaya nilang maibigay agad ang plaka kasabay sa pag-release ng isang bagong biling sasakyan. Mon Hokson, UNTV News and Rescue, Quezon City. Sinimula ng talakayin sa kamera ang panukalang lakihan ang mga plaka ng motorsiklo upang maiwasan ang krimen. Ito ang balita ni Grace Cassin. Kahit kita sa CCTV ang mga riding in tandem na sangkot sa mga krimen, hirap ang mga otoridad na kilalanin ang mga ito dahil hindi mabasa ng malinaw ang plaka. Kaya naman sa Kamara, tinatalakay na ngayon ng House Committee on Transportation at Committee on Public Order and Safety ang Motorcycle Crime Prevention Act of 2017. Sa panukala, dodoblihin ang laki ng kasalukuyang sukat ng plaka ng motor. Ayon kay House Committee on Public Order and Safety Chairman Romeo Acop, maliban sa likod, lalagyan na rin ang plaka sa gilid at harap. It will aid witnesses and or law enforcers to read the plate numbers from a distance to properly identify motorcycle riders committing crimes.
Para naman kay Police Superintendent Edwin Engay, Legal Officer ng PNP Highway Patrol Group, makatutulong ito para mabawasang lumobo ang bilang ng mga krimen gamit ang motorsiklo. There is a snowballing figure in crime incidences involving the use of motorcycles. Pero para kay Jobert Bulanos ng grupong Riders of the Philippines, delikado ang masyadong malalaking plaka dahil posible itong tangayin ng hangin at magdulot ng aksidente sa daan. Dagdag pa nito, hindi pa rin ito makakabawa sa krimen dahil kadalasan gumagamit ang mga kriminal ng nakaw na motorsiklo o peke na plaka. In the commission of crimes, no criminal will use his own motorcycle, let alone any identifying marks that will lead to his identity. Pasado na sa Senado ang panukalang batas na ito, pero sa Kamara, dadalhin pa lamang ito sa Technical Working Group. Samantala, pinag-aaralan na rin ngayon ng komite ang panukalang i-regulate ang paggamit ng habal-habal o motorcycle taxi. Grace Cassin, UNTV News and Rescue, House of Representatives. Mas paiigtingin ang recruitment process ng Philippine National Police upang tuluyang mawala ang mga kalawag sa kanilang hanay ayon sa PNP Internal Affairs Service. Ito ang balita ni May Bermudez. Dadaan sa masusing proseso ang mga magiging kawani at tauhan ng Philippine National Police. Nais na masala ngayon ng pamunuan ng pambansang pulisya at matiyak na walang bahid ng katiwalian ang sinumang tagapagpatupad ng batas. Sa programang Get It Straight with Daniel Razon, sinabi ni Police Director Bong Leuterio ng PNP Internal Affairs Service na kumokonsulta ang PNP sa mga eksperto sa human resources tungkol sa proseso ng pagtanggap ng mga bagong pulis. Sa ground level na yan eh, doon mismo sa yung sa nitigiri. Kunyari meron kayong 1,000 na applicants. Oo. Tapos 500 ang pumasa. Oo. Pero 300 lang yung ano, 300 lang yung may cut off, 300 lang yung i-recruit. Yes, yes. So doon yung nakikita namin na ano. Hindi naman tayo bulag. Nakadepende rin umano sa pangangailangan ng ahensya ang tatanggaping mga personnel. From the standpoint ng human resource management, ano ba yung kailangan ng organisasyon ngayon? Diba? Baka kailangan namin ngayon ng mga psychologists or kailangan namin ng mga engineers. Sa datos ng PNP EAS, mahigit 2,000 kaso ng mga pulis ang kanilang hinawakan noong taong 2017. 200 dito ang inirekomendang i-dismiss sa serbisyo. Samantala, ayon kay retired Lieutenant General Jaime de los Santos, ang Vice Chairman ng Philippine Military Alumni Association, wala umanong pinagkaiba ang magiging paraan ng sandatahang lakas sa pagbubantay ng seguridad ng bansa kung sakaling malipat ang pamamahala ng bansa sa federalismo. I think that should not be the issue kasi right now, yung AFP, meron silang mga proseso para mabawasan ang iskalawag. So regardless whether yung present government or federalism, nandiyan pa rin intact yung ating mekanismo. May Bermudez, UNTV News and Rescue, Philippines. Nagbanta naman si PNP Chief Police Director General Ronald Bato de la Rosa sa mga pulis na magtutungo sa mga kasino na bibigyan ng one-strike policy at kakasuhan upang maalis sa serbisyo kung magsusukal sa kasino. Ito ang balita ni Lea Ilaga. Pinangunahan ni PNP Chief Police Director General Ronald Bato de la Rosa ang paglalagay ng signage warning sa Soler Casino kung saan nakasaad na mahigpit na ipinagbabawal ang pagpunta at paglalaro sa kasino ng sinumang empleyado ng pamahalaan kabilang ang pulis at sundalo. Ayon kay De La Rosa, one-strike policy ang ipatutupad ng PNP sa mga pulis na lalabag dito. So kung sino yung mag-insist na maglaro sa kasino ng mga pulis, babay, i-dismiss ko kayo. Ayon sa hepe ng PNP, saklaw ng one-strike policy ang mga pulis na nag-finance sa mga player ng kasino at ang mga nakikipagsabwatan sa mga sindikato o kidnappers ng mga nanalo. Kasong administratibo din at kriminal ang isasampa sa mga pulis na mauhuling nagkakasino. So open disobedience, may kaso kang kriminal at sa akin naman, sa pulis, administratively kakasuhan kita ng grave misconduct that is dismissable from the service.
Nilinaw ni Bato na hindi kasali sa sasampahan ng kaso ang mga nagpupunta lang sa restaurant at mamimili lang sa ilang butik sa loob ng Soler, Ucada o sa Resorts World. Sinabi naman ng chairman ng PAGCOR na kakasuhan din ang mga empleyado ng pamahalaan na maglalaro sa mga kasino. Binalaan din ito ang mga casino owners na maaaring patawan ng parusa kung paulit-ulit na magpapapasok ng mga government employees. Ayon pa kay PAGCOR chairperson Andrea Domingo, nasa 20 empleyado na ng pamahalaan, kabilang ang ilang congressman at mayor na namonitor nilang naglalaro sa casino. Minsan may nakikiusap, pwede ba kaming maglaro? Sabi namin, hindi pwede ho eh. Lalo na ngayon, aarestuhin na kayo ng pulis. Maglalagay din ng katulad na signage ang mga otoridad sa iba pang kasino sa bansa. Leia Ilagan, UNTV, News and Rescue Camp Krame. Naaresto ng mga tauhan ng Caloocan City at Lipa City Police ang dalawang tulak ng droga sa Caloocan at Batangas. Samantala, isang notorious na hold-upper naman ng mga taxi drivers sa Caloocan ang naaresto ng mga pulis sa follow-up operation kagabi. Ito ang balita ni Asher Kadapan Jr. Sa visa ng search warrant, sinalakay ng mga tauhan ng Caloocan City Police ang bahay ng isang suspected drug pusher sa Gomez Street, Barangay Bagong Baryo, Caloocan City. Nakuha ng mga pulis sa bahay ni Kelvin Dilaw ang isang caliber 25 pistol, 12 sachet ng hinihinalang shabu na nagkakahalaga ng 60,000 piso, isang sachet ng marijuana at ilang drug paraphernalia. Ano, para po makaipon lang. Para? Yun, may paggagastos. Parating din ng birthday. Saan tumutulong din po saan? Dabot-abot po sa nanay ko. Ayon kay Senior Superintendent Gemar Modiquillo, ang hepe ng Caloocan PNP, matagal na nilang minamanmanan ng suspect. Kalalaya lang niya ng ano, yung kaso niya, ang frustrated murder. Pero may other cases pa rin daw to about shooting. Maharap si Dilaw sa mga kasong illegal possession of firearms at possession of illegal drugs. Naaresto naman ng Lipa City PNP sa isang buy-bust operation noong Lunes si Rene Marundan. Nakuha kay Marundan ang mahigit 10 gramo ng pinaniniwalaang shabu na nagkakahalaga ng 20,000 piso. Itong si Rene Marundan ay dati na itong nakulong sa the same na kaso. Na actually ito ay nakalaya lang last December 12. Samantala, arestado naman sa follow-up operation ng Caloocan City Police si Marvin Brilla-Brille matapos mang-hold up ng taxi driver kahapon. Nakapagsumbong agad sa mga pulis ang taxi driver kaya na isagawa ang operasyon. Natangay na suspect ang 3,000 pisong kita ng driver at ang susi ng taxi. Kilalang notorious na hold-upper sa Bagong Baryo si Brilla-Brille, subalit itinatanggi nito ang mga akusasyon laban sa kanya. Tulo lang po lang kasi yung sa CCTV naman po talaga mapatunayan yung kung ako po talaga yun. And we are also appealing doon sa mga ibang nahuhold up pa na mag-surface baka sakaling makilala nila ito. Kasalukuyan nakakulong ang suspect sa Caloocan City Police Headquarters at nahaharap sa kasong robbery hold up. Pinaghanap na rin ng mga otoridad ang kasama nito na kinilala sa alias Chololing. Asher Kadapan Jr., UNTV News and Rescue, Philippines. Dalawang libo, 284 na araw o mahigit 8 taon na po ang nakalipas mula na maganap ang malagim na Maguindanao Massacre. Ngunit hanggang ngayon ay naghahanap pa rin tayo ng katarungan sa mga biktima ng malagim na krimen. At sa tila madilim na hinaharap ng kaso, hindi po bibitiw ang UNTV sa labang ito hanggang makamit ang katarungan hindi lamang para sa aming apat na kasamahan, kundi sa lahat ng mga biktima ng kadumal-dumal na pamamaslang. Susunod sa ito ang balita. Kilos protesta ng piston kontra jeepney modernization ng pamahalaan, hindi nakaapekto sa mga pasahero. Wish 107.5 YouTube channel may 2 milyong subscribers na. Espesyal na handog ng istasyon para sa mga wishers, inihahanda na.
Sa ibang balita, pinag-iingat na ng Department of Health o DOH ang mga residente ng Albay sa respiratory diseases at iba pang sakit na maaaring idulot ng pagputok ng bulkang Mayon. Ito ang balita ni Aiko Miguel. Nababahala na ang Department of Health sa kalagayan ng mga residente sa Albay, bunsod ng patuloy na pagbuga ng makapal na volcanic ash o abo ng bulkang Mayon. Ayon sa mga eksperto, lubhang mapanganib ito sa kalusugan dahil sa iba't ibang kemikal na taglay nito. Pangunahin sa mga sakit na maaaring makuha ng mga residente ay asthma at bronchitis. At kung may problema ka sa hika, halimbawa, o may existing problem ka na, pwedeng lumala itong condition na ito. Kahit healthy ka, pwede rin mag-trigger ng problema. Malaki rin ang posibilidad na magkaroon ng iritasyon sa balat at mata, ang patuloy na exposure sa hanging may kasamang abo. Maaring siya ay magkaroon ng tinatawag na irritant contact dermatitis, namumula ang balat, maaring magkaroon ng butlig o butlig na may tubig, ha? Depende kung gano'ng kalala. Ang pinaka-worst ay kunyari, ang paltos ay severe. Ibig sabihin, hindi lang mild irritation, kundi malalang iritasyon. Dagdag pa ng mga eksperto, upang makaiwas sa mga sakit na ito, makakabuting manatili na lang sa loob ng bahay, magsuot ng face mask o basang bimpo o panyo upang hindi malanghap ang abo at goggles bilang proteksyon sa mata. Mainam din na basain ang paligid o linisin ang mga lugar na nabalutan ng abo. Dapat siguraduhin din na laging may takip ang mga pagkain at inumin upang hindi ito makontamina. Takpan din ang mga butas sa maaaring pasukan ng abo sa loob ng bahay. Samantala, mahigit 12 milyong pisong tulong na ang naipadala ng DOH Central Office sa Bicol Region. 5 milyon dito ay para sa Quick Release Fund na gagamitin sa mga aktibidad na may kinalaman sa monitoring at koordinasyon sa DOST FIVOCS at sa pagresponde sa mga posibleng insidenteng mangyari doon. Mahigit 7 milyong piso naman ay para sa supplies gaya ng water containers, hygiene kits, mga gamot at mosquito nets. 326 na mga health workers, nurses at midwives naman ang naipadala na sa Albay bilang karagdagang pwersa sa mga evacuation center. Sa ngayon ay nasa Code Blue Alert ang DOH bilang tugon sa Oplan Mayon Operations. May direktiba na rin ang DOH sa mga ospital na magbigay ng special lane para sa pag-aasikaso ng mga pasyenteng apektado ng pagputok ng bulkan. Tuloy-tuloy yan. Making sure that we have enough manpower, enough supply of medicine that will be needed as part of our response, enough assistance na pwedeng ibigay sa mga taong maapektuhan nitong problema ito. Aiko Miguel, UNTV News and Rescue, Manila. Sinimulan na ang imbestigahan ng Senado ang umunay mga anomalya sa Philippine Charity Sweepstakes Office o PCSO. Kabilang sa kinwestiyon ng mga senador ay ang magarbong party ng ahensya na ginastusan ng 6 million pesos. Ito ang balita ni Nel Maribuho. Nagbanggaan ang ilang opisyal ng Philippine Charity Sweepstakes Office sa isinagawang investigasyon ng Senado kanina kaugnay sa umano'y mga anomalya sa ahensya. Isa dito ang isyu ng tila pagpapabaya umano ng ahensya sa paglaganap ng illegal na Small Town Lottery o STL na ginagawang front sa operasyon ng wetting. Ayon kay Camarines Sur Representative Luis Raymond Villafuerte, mismong sa kanyang lugar ay laganap ang illegal numbers game. Ito po, Mr. Chair, ang ginagamit nilang pataya na malino naman po na hindi prescribed for. Wetting po to, wetting po. Dito legal po. Pinatunayan naman ito ng negosyanteng si Atong Ang. Hindi kayo makakapag-operate ng wetting kung hindi alam ng local government, PNP, KRAME. Tahasang inakusahan naman ni PCO Board Member Sandra Cam, sina dating PCO Chairman Jose George Corpus at General Manager Alexander Balutan na sangkot umano sa nangyayaring korupsyon sa ahensya kaya walang ginagawang aksyon upang masugpo ito. Look at these pictures. Ito, wetting na wetting ito. Ito sa Pangasinan. Binayber ko ito sa kanya. At huwag kang magsinungaling ulit dahil nandito pa rin, may ginawa ka ba? Ngunit para kay GM Balutan, mahirap nang sugpuin ang wetting dahil sa lawak na ng operasyon nito. Are you saying na kung hindi natin ililegalize,
hindi pwede mahinto yung illegal numbers game. Is that your conclusion? Maaari siguro, sir, at nahirapan po lahat yung law enforcement natin dito to curb the illegal dumping. Naungkat rin sa pagdinig ang Magarbong Party ng PCSO noong Disyembre na ginastusan ng mahigit 6 million pesos. Ngunit depensa ni Balutan, 2.2 million pesos dito ay para sa pagkain at renta sa isang 5-star hotel. Habang ang natitirang halaga ay ginastos para sa prices sa raffle. Iginiit pa ni Balutan na aprubado umano ng Budget Department ang pondo para sa party. Ngunit para kay Senate Committee on Games and Amusement Chairman Panfilo Lacson, may kailangang ipaliwanag dito ang PCSO. May mga procurement violations, ano? Kaya dapat yung magsubmit agad sila ng documentary requirements sa COA para makapag-decide ng COA kung mayroong disallowance. Layo ng pagdinig ng Senado na makapaghain ng mga panukalang amyenda sa charter ng PCSO upang makontrol ang illegal na pagsusugal at masugpo ang korupsyon sa ahensya. Nel Maribuho, UNTV News and Rescue, Senate of the Philippines. Inilabas na ng pambansang pulisya ang bahagi ng 7 pahinang guidelines ng Oplan Tokhang. Ito'y bilang paghahanda sa inaasahang pagbuhay nito sa Lunes matapos na 2 beses ipahinto dahil sa ilang kontrobersya. Ito ang balita ni Lea Ilagan. Tiniyak ng pamunuan ng pambansang pulisya na hindi na magiging madugo ang muling pagbuhay sa Oplan Tokhang ng PNP. Ito'y matapos na maglabas ng bagong guidelines ang pulisya na dapat tandaan ng mga Tokhangers. Ayon kay PNP Public Information Chief, Police Chief Superintendent Junardo Carlos, nakasaad sa guidelines ang pagrespeto sa human rights at pagsunod sa rule of law. Pagsasagawa ng Tokhang ay ito ay intelligence driven. May target which meaning hindi sila po pwedeng kumatok sa isang bahay na wala naman sa listahan noong provided ng BADA o ng submitted or validated list. Sinabi pa ni Carlos na may itinakdang oras lang din ang pangangatok ng mga Tokhangers. Pinapayagan lamang sila mula alas 5 ng umaga hanggang alas 8 ng gabi, Lunes hanggang Biyernes. Para hindi matake advantage ng mga gumagawa ng kalokohan na gawin nila yung kalokohan sa gabi. Bukod sa nakasuot ng tamang uniforme, kailangan ding gumamit ng body camera ang mga Tokhangers. 4 na piling-piling Tokhangers na walang masamang record ang mga ngatok sa mga bahay at pamumunuan ng Deputy Chief of Police. May kasamang Barangay Anti-Drug Council o BADAC at ibang stakeholders ang mga Tokhangers. Yung Tokhang, Oplan Tokhang is different from the conduct of anti-drug operation. So, pag nangatok sila, this is more to really to persuade, makiusap. Layon aniya ng Tokhang na bigyan ng pagkakataon na magbago ang isang drug personality kaya't kakatukin at papakiusapan. Sa kopya naman na nakuha ng UNTV, mahigpit na ipatutupad ang one-strike policy laban sa mga opisyal na papalpak sa Oplan Tokhang. Aalisin sa pwesto ang chief of police kung hindi nagawa ng maayos ang Oplan Tokhang sa kanyang nasasakupan. Relieved din sa pwesto ang provincial director kung mabibigong itokhang ang nasa listahan na drug personality sa kanyang lugar at kung naalis na rin ng chief of police dahil sa kapabayaan. Habang tanggal din sa pwesto ang regional directors kung naalis na ang chief of police at provincial director dahil sa Tokhang-related issues. Magkakaroon din ng evaluation linggo-linggo ang National Oversight Committee sa performance ng mga Tokhangers upang malaman kung may lumabag sa guidelines na ipinatutupad ng PNP. Lea Ilagan, UNTV, News and Rescue, Kamkrami. Muling nagsagawa ng kilos protesta ang grupong pinagkaisang samahan ng mga trooper at Operation Nationwide o Piston upang tutulan ng Jeepney Modernization Program. Hiling ng grupo, ipatigil ang Tanggal Bulok, Tanggal Usok campaign ng Interagency Council for Traffic o IAC. Ito ang balita ni Rachel Adora. Muling nangalampag sa kalsada ang grupong pinagkaisang samahan ng mga trooper at Operator Nationwide o Piston upang igiit ang kanilang mariing pagtutol sa Jeepney Modernization Program ng pamahalaan. Isa sa hiling ng grupo ay ang pagpapatigil sa Tanggal Bulok, Tanggal Usok campaign ng Interagency Council on Traffic o IACT. Ayon kay Mode Floranda, ang presidente ng Piston sa National Capital Region,
marami na ang di makapamasada sa takot na mahuli at magmulta. Hindi po yan may rehistro kapag hindi po pumasa sa kanilang emission testing. Pero bakit sa karsada hinuhuli? Bakit hindi sa panahon na nagre-rehistro yung mga jeep? Doon nila higpitan. Apelan ng grupo sa pamahalaan, tulungan na lamang silang i-rehabilitate ang kanilang mga sasakyan sa halip na i-phase out ang mga jeep at palitan ng electric jeepney. Handa po kaming mag-modernize ng aming mga sasakyan, pero hindi dapat tanggalin ang mga jeepney. Pero ang ibang mga driver, hindi nakaisa sa protesta. Walang alawan sa bahay. Pagka-standby isang araw, gutom tayo. Paano naman yung hanap buhay namin? Buti yung mga walang ginagastusan araw-araw. Hanap buhay ang inuuna namin. Wala naman makukuha doon. Bagamat umabot sa 700 tsuper at operator ang nakaisa sa kilos protesta, hindi naman ito nakaapekto sa mga pasahero dahil may libreng sakay na inilaan ang pamahalaan. Nakatulong din ang pagsususpinde ng MMDA sa number coding ngayong araw. Rajel Adora, UNTV News Rescue, Quezon City. Magandang gabi, una sa ating mga balitang Prombi. Magdadagdag ng 1 batalyong sundalo ang Eastern Mindanao Command ng Armed Forces of the Philippines para tumulong sa pagsugpo sa teroristang New People's Army. Ito ang balita ni Marisol Montaño. Destroy the enemy of the state. Kini ang klaro nga sugo ni Pangulong Rodrigo Duterte sa Armed Forces of the Philippines o Philippine National Police sa Gipatigayang Command Conference sa Mawag, Compostela Valley adtong Lunes. Sumala sa Pangulo, gusto niyang humano na ang terorista sa nasod. Binanggit niya talaga yun in unequivocal terms, no, to destroy the enemies of the state. For the part of the PNP, of course, it's the defeat or destruction of the drug syndicates primarily, with us as the supporting role. But for the destruction of the CPP-NPA, that is our primary task. Bahin ni ini, magdugang ug usa pa ka batalyon sa sundalo ang Eastern Mindanao Command sa Armed Forces of the Philippines para padayon nang mawala ang CPP-NPA. Sa karon, tulo ka batalyon ang nakadeploy sa 1003rd Infantry Brigade nga nakabase sa Santo Tomas, Davao del Norte. Maggahin usab ang pangulo og dugang nga pondo para sa mga rebelde nga mi-surrender. Sabi niya, "Let us offer something to them," meaning the active rebels, something that is more than what the communists are offering. And he made mention about lupa, bahay, trabaho. So, and he will find funds for this program that we would be proposing. Kauban sa mga counter-insurgency measures na gusto ipatuman sa pangamhanan, ang pagpakusog sa reward system sa AFP o programa para sa indigenous people o lumad sa rehiyon. Marisol Montaño, UNTV News and Rescue, Davao City. Mahigit 3,000 pulis ang ipinakalat ng Police Regional Office 6 upang mangalaga sa seguridad sa pagdiriwang ng Dinagyang Festival sa Linggo. Ito ang balita ni Lalaine Moreno. Nakahanda na ang bilog nga puwersa sa Police Regional Office 6 agud magbantay sa pagsaulog sa Dinagyang Festival sa Iloilo City. Naka-full alert status na ang pulis sa rehiyon kag nakalatag naman ang security framework para sa okasyon. Masobra 3,000 ka pulis kag augmentation forces ang ginpalapdat na sa bilog nga syudad agud masiguro nga mangin malinong kag matawhay ang okasyon sini nga weekend. All the lacking personnel and other equipments and mobility will be augmented by Police Regional Office 6. So enough, we have really enough, thousands of them will be deployed. Hugot naman nga ginadilian ang pagdala sa mga backpacks kag butilya kag matalom nga butang sa sulod sa venue. Halin sang Lunes, ginpatuman na ang gun ban sa bukos nga syudad kag mga miyembro lamang sang law enforcement agency nga naka-duty ang ginpatnugutan nga magdala sang armas. Ginahugot naman sa mga otoridad ang intelligence gathering kag checkpoint operations. Wala pong problema. Bagos gusto nating
imbitahin yung ating mga mamamayan outside from Iloilo City. Tribal Police Officers will offer you the best security preparation. Wala labo sa pagpalaptas ang pulis, magabutang man sang signal jammers ang mga otoridad sa mga lugar nga pagadausan sang event. Lalaine Moreno, UNTV News and Rescue, Iloilo City. At yan ang ating mga balitang Prondi. Ako si Victor Cosare. Magandang gabi. Umabot na sa 2 milyon ang subscribers ng Wish 107.5 YouTube channel. Dahil dito, may espesyal na handog rin ang istasyon sa kanilang mga taga-suporta. Ito ang aking balita. Nananatiling number 1 FM YouTube channel sa bansa ang Wish 107.5. Sa loob lamang ng mahigit isang oras, halos 800 ang nadagdag sa subscribers nito. At alas 9:12 kagabi, nang ma-hit ng Wish 107.5 YouTube account ang mahigit 2 million subscribers. Ang Wish YouTube channel ang isa sa mga paboritong go-to site ng music lovers dahil sa quality Wish-clusive videos nito. Sa kasalukuyan ay mayroon na itong mahigit 800 million views. We're very happy that we already reached another milestone for Wish, hitting the 2 million mark in our YouTube channel. Of course, we'd like to thank all our subscribers for their continuous support at ang patuloy nilang pagmamahal sa Wish 107.5. Marso noong nakaraang taon nang ma-hit ng Wish FM ang 1 million subscribers, kaya't ginawaran ito ng YouTube ng Gold Play Button Award. At sa panibagong achievement na ito, isang special treat ang handog ng FM station bilang pasasalamat sa kanilang loyal subscribers. Oh, we're going to celebrate this on February 3. Okay. We're going to grant 2 million peso worth of wishes ng ating mga subscribers, and in the late afternoon we'll have the mini concert of our invited guest artists who will perform para dun sa ating mga subscribers. Sa loob ng 2 buwan mula Pebrero, bibigyang katuparan ng istasyon ang ilang mga kahilingan ng ating mga kababayan mula sa iba't ibang panig ng bansa. Makakaasa naman ang wishers ng patuloy na kalidad at serbisyong may puso mula sa Wish 107.5. Patuloy po nating bibigyan sila ng quality at napakagandang Wishclusive, and pipilitin po nating ma-invita ang lahat ng mga artists na wini-wish ng ating mga subscribers. At ang Wish po ay patuloy sa aming commitment na makapagbigay sa kanila ng coolest musical experience at makapag-grant ng mga wishes ng ating subscribers. Lomboan, UNTV News and Rescue, Philippines. At yan ang ating balita sa entertainment ngayong gabi. Ako po si Leslie Lomboan. Balik sa inyo, Attorney Reg, Angela at Monica. Maraming salamat, Leslie. At yan ang naging kabuuan ng ating balitaan ngayong gabi. Aming inilahad ang buong katapatan kung paano namin nasaksihan. Kayo'y makapagtitiwala ng aming nakita at narinig ang aming ibinabalita. Magandang gabi!